naman si Walden Bello. Kawawa ka naman. Hi, go. Sabi ng silence means yes, di ba? Hindi po, iba po yun. sa korte, hindi po ganun yun. Dito na lang po. Okay. Ingat lang. Nakuha na rin namin yung release order na sign na ni nalagdan na ni Judge Villarte, no? Reaction niyo, sir? Siyempre, masaya na nakaligtas na rin. Pero sa tingin ko, unang-una, nagpapasalamat naman ako sa mga... Mr. Bavire, tahimik siya, sabi niya. Kasi po, hindi naman ho siya ang dapat sumagot sa telebisyon. Dapat, ang sasagutin niya, yung akusasyon sa korte. Korte, hindi ho public court. Tama, ito ha, sinasabi ko lang siya, pinapaliwanag ko uli. Tama ang discarding ganun. Bakit to? Kasi meron tayong tinatawag na court, yung talagang tunay, legal court, korte. At meron ding, meron ding pong public court. Kung ako, abogado niya, a-advisean ko siya na huwag sumagot sa media. Bakit? Huhusgahan ka ng tao, public. Ang sagutin mo, yung akusasyon mula doon sa korteng nagpapasagot sa'yo. Hindi ibig sabihin nun, silence means yes. Yung silence means yes, sa ibang bagay ina-apply po yan. Out of context yung quotation hangan. Pagdating mo sa legal process, hindi ho yung silence means yes. Walang ganun. Sabi mo sa judge. Objection. Silence means yes. According to Article 2x5. Silence means yes. Eh, hindi siya sumagot sa media. It means yes. Hindi nyo pwede ganunin sa korte yung silence means yes. Alex, salamat po, pang-copy boss. Thank you very much. Palakpakan. QCPD police dito kasi maganda naman yung treatment nila sa akin at binigyan ako ng special quarters dahil nga sa advanced age ko. Kamusta yung overnight niyo, sir? Mali ang tanong. Mali. Ang tanong talaga dapat dyan, sir, kamusta ho yung pagkain? Wala ho ba kayong food review? Kasi doong last time nang debate kayo, may food review kayo eh. Ha? Ngayon, baka gusto nyo yung food review. Baka gusto nyo na rin yung mag-vlog. Gayain si Banat Bay. Nagpo-food review pero kape lang ang pinu-food review. Yung overnight, syempre, paiglip-iglip. Pero, kwan na rin yun. Alam mo naman, mga tumatanda, paiglip-iglip. Pero, Bakit ako hindi? Ako yung pag natulog, dare-derecho, ihi lang ang gising. Yung sense pa rin namin na napaka-unjust nitong pagsampa ng kaso ng kampo ni Sara Duterte sa amin na wala talagang good reason for it kundi political. Thank you, Sir Bibire. Harassment. Ang sabi niya, ang tanong, with the extraordinary treaty be applied, definitely it must. Kung sakasakali, just in case ipatawag siya, dapat. Kailangan. Hindi ho pwedeng hindi. At magkakaroon ng away. Magkakaroon ng ano yan. Bakit hindi nyo pinaano yan dito? Nakbumawa ng krimen yan dito. Hindi ho pwede yun. Kasi may ganun din ho sila eh. Pag tayo naman na nagpatawag. Kasi may tanong ako eh. Meron akong tinanong. Meron kasing isang ano. Huwag na lang kayo maingay. Huwag nyo kikwento sa iba ha. Promise nyo muna, sabihin nyo muna, promise, di namin kikwento. Sige na, bago ko ikwento ito. Sige na, kasi importante ito, secret to eh. Ha? Secret ito ha. Hindi, sige na, sabihin nyo, promise, di namin kikwento sa iba. Ayan, pag sinabi nyo na yun, sige, hindi ko, tsaka ako ikikwento. And, klarong-klaro naman,
na sinampan kami ng kaso, ginamit yung press information officer niya para hindi siya yan, promise yan. Kasi meron kasing isa dito, meron akong kakilala na magdedemanda sa isang vlogger na taga ibang bansa ng libel. Okay? Tapos ang tanong ko nga kung sinabi ng korte natin na nagkasala siya. Halimbawa lang, may probable cause. Sabihin ha, pwede ba siyang pauwiin dito? Two things. One, pwede. Kung siya ay dual citizen, Filipino citizen. Sabihin, meron pa siyang Philippine passport. Pwede siyang ipatawag. Bakit? Ibig sabihin nun, meron kang pananagutan bilang isang citizen ng bansang Pilipinas. Okay. Unless, i-give up niyo yun. Kung siya na ay Amerikano, ay sabihin foreign ano na siya, pwedeng hindi. Okay? Bakit daw? Kasi medyo mababa yung case, hindi ganoon. Kasi ang alam ko sa pagdating sa mga ganyan merong merong certain crimes ang pwedeng magpauwi ng ganoon. Sabihin magpauwi patawag ang isang tao. Okay? Sabihin padalin dito, ganoon. O kaya naman pakabila, papunta naman doon. So hindi ho pwede 'yon. So katulad doon niyan, etong katulad nitong yung kay pangalan nito, kay Kibuloy, kasi ho medyo matindi ho yung supposedly idinimanda sa kanya. Kung sakasakaling patawag talaga siya, wala talaga ho tayong wala ho tayong choice bilang gobyerno na sumunod dapat. Dapat 'yun ha. Imposible naman nung naaawain natin ng Amerika just because of that. Hindi ho gagawin ng Pilipinas yon. Kawawa ho ang Pilipinas dahil paglabag ho yun sa treaty. Sumagot sa mga tanong namin sa record niya noong kampanya na dapat naman kasi kasama yan sa national debate. No? Kami ay naglabas ng mga tanong. Kasama na rin dito yung nangyari doon sa party na kung saan lumanaganap ng drugs at kung saan nakita yung kanyang press information officer na mismo siya noong nakita roon sa parting yun si Vice Mayor Duterte herself fired that person. So, klaro naman that instead of engaging us in a debate, as all candidates should do in a democratic process, ang response was to intimidate us. For what motive? Hindi, kasi ito sinasabi niya to intimidate. Ano hong motibo ni Vice President Duterte to intimidate you? Sige nga. Anong? Mananalo ka na? As far as I remember, tapos na po ang eleksyon. Diba? Tapos na ho eh. So, ano pang business ni Vice President Duterte sa'yo? Hindi, yung totoo lang. Ha? Kasi sige, sabihin na natin. Sakyan na natin yung sinasabi mong ini-intimidate ka. Ini-intimidate for what? Anong intimidation? Kasi may reason, di ba? May reason kung bakit ka ini-intimidate. Ano dahilan? Pagka na-intimidate ka ba, hindi mo na maaagaw yung pwesto niya? as para sa i-remember, napakalayo ng bilang mo. Wala ka nga sa ulog. Yan, nagsampa ang kampo niya ng cyber libel charge. Kampo niya? Hindi ho, sir. Hindi. Bakit fake news ho kayo? Dapat i-fact-check ito ng News 5. Uy, News 5, akala ko ba magaling kayo sa fact-checker? O, di ba? Kampo niya? Misleading ho yun. I object, Your Honor. Misleading. Bakit?
Paano naging kampo niya eh hindi naman niya empleyado na 'yan? Oh. Misleading 'yun. Alam naman niyo yung City Council of Davao, ako ay na-declare na persona non grata. At tapos yung kampo rin niya nagsabi na ako raw ay narco-politician. Nakalokohan talaga 'yan. Sir, inasahan niyo ba na mangyayari sa inyo ito nung pag-aresto, pagkakaroon ng kaso? The time na ako na lang sasagot. Natanong niya kung ano daw ba. Ay, oo, kasama yan sa drama namin. Nagsalita kayo before mag para lang sa debate ng pagkabay. Ay, hindi. Kasi alam naman natin, demokrasya yan. Nangangampanya ka, dapat ilatag mo yung record mo sa ating mga kababayan. So, pwede na ho tayo magbintang. Kunwari, kampanya. Pwede na ho bang sabihin na ikaw ay isang halimbawa lang ha, ito ay halimbawa lang. Pwede ka na bang sabihan namin da terorista ka, ganun. Pwede ka na sabihan. Hindi ho. Hindi po pwede yun. Even if kampanya yan, maglatag ng mga ano, hindi namin pwedeng sabihin yun. Bawal ho sabihin yun. Kasi, ano yun eh? Crime yun eh. Di ba? Hindi ko, so pagkakampanya, ganun na lahat na sasabihin mo dun sa tao. Halimbawa, di ba? Kayo lang naman ang gumagawa nun. I mean, yung hindi ikaw particular ha, yung mga katulad ninyong mga aktivista, katulad ninyong mga paniniwala, kayo lang naman ang gumagawa ng ganyan eh, di ba? Yung pati si Pangulong Duterte, sinasabi niyo mamamatay tao. Di ba? Sila lang 'yung mahilig sa ganyan eh. Alam mo kung seryoso lang nga si PRRD, talagang katulad mo na ano, may wala eh. Pwede ka, hindi man, sabihan mo na isang tao, mamamatay tao yan eh. Hindi pwedeng ganun. Hindi datag ko naman yung record ko sa ating mga kababayan. Lahat ng mga ibang kandidato, siya lang ang hindi naglatag ng record kasi ayaw ngang sumama sa debate. Kagaya ni President Marcos na kandidato noon, ayaw rin ilatag yung kanilang record. So, hindi expected kasi give and take of democracy yan. Give and take of democratic exchange yan. Kaya nagulat talaga kami doong yung response was to file. Alam mo, dito ka matatawa. Bakit? Ito ang defense niya in public. Di ba? Demokrasya yan eh. Oh. Ito yung defense niya in public ha. Pero bakit? Ito ang tanong. Bakit hindi yan ang defense niya in court? Ah. Bakit hindi niya sinabing, hindi, demokrasya tayo. Hindi, kasi gito-to eh. Hindi, kasi ganyan. You know why? Alam kasi ng abogado niya na hindi kakagatin ng korte. Kaya ang defense nila, ano? Ah, hindi siya nagsulat niyan. Hindi siya nag-post niyan. Oh. Ultimong sila. Okay? Ultimong yung abogado niya, alam kung ano yung tamang defense na pwedeng kagatin ng korte. Kasi alam ng abogado niya, itong sinasabi niya, it's not a defense. This is just all for propaganda. Oh. A cyber libel charge against us. Anong so, ang tingin talaga namin, below the belt yan. Below the belt of democratic debate. Anong plano niyo, sir, after nito? Ngayon, sir. Ako alam ko plano niya. Sir, ang tanong, may plano po ba kayong tumakbo at pumunta sa bundok? Hindi, tinatanong ko lang po, sir, ha? Tanong lang po yan. Alam naman natin, hindi kami susuko kay Vice President Sara. Kasi alam naman namin na mali siya at malisyoso talaga itong ginagawa niya at kami, we're on the right, no? Tama kami. Kaya we will fight this all the way as far as the legal process will take us. Sir, yung 2 case nyo na ito ng libel, meron pa bang tayo na-expect na iba pang libel case o kaso sa ibang lugar, buod sa Davao? We are not expecting anything, but at the same time, alam naman natin that anything can happen under this kind of government. Na ito na nga,
ito na nga yung exam, isang example na ito, na anything can happen to an ordinary citizen if the people in power do not respect democratic rights and free speech. And so, ang tanong nga, ang sinasabi nga namin is that, or tinatanong ako, ano ba yung message ko para kay Vice President Sara? Ang message ko talaga is that she should commit herself to democratic freedoms and to respect them and not to subvert them by such methods like ito ngang pag-file ng cyber libel. Bigyan na lang ng ngayon. Wala nang kwenta, wala na, sa hulog ang sinasabi, bigyan na lang ng nganga. Oh, sabi ni ano, so Boss Banat, ano ba talaga ang gusto niyang mangyari? Anong read niyo po? Unless baka mag-vlog ito soon kaya naging ay. Sa akin ano lang 'yan. Yung propaganda na sinasabi niya, sinasakyan nila yung kwento na si Marcos Sr. ay diktador, kaya yung anak ay diktador din. Kaya ganito umasal ang gobyerno na kung saan ay kasama si Vice President Sara Duterte. Yan ang target nga ni. Palabasin lang na ang gobyerno ay diktador at may asal na hindi democratic. Para sa susunod, yan yung kwento nila na tingnan nyo. Paulit-ulit yan. Sigurado akong paulit-ulit yan ang sasabihin nila. Kasi nga, sabi nga, di ba ho? Pag ang isang bagay ay pinaulit-ulit, ito ho ay kahit hindi ho totoo, ito ay magmumukha ng totoo. So, yun ang sinasabi niya. Isipin nyo ha, the same thing na sinasabi niya, yan ang paulit-ulit na sinasabi ng mga amuyong niya sa Twitter. Na pagtitingnan mo naman, ano sinasabi mo na kay kampo ni Sara Duterte, anong kaan ganito? Ah, sandali ho, si Jeffrey Dupas niya, wala na nga, tinanggal nga ho yun eh. Kung ano man ang gawin nun, problema niya na sa buhay niya yun. Di ba? At saka una-una, walang relationship yung demanda ni Tupas sa'yo. Hindi naman niya dinimanda ikaw na sinisiraan mo si Mayor Sara, si Vice President Sara Duterte, demanda kita. Hindi. Yung banat mo na nagtutulak siya ng droga, yun eh. Diba? Nga, banat ba? Yun mga inunguyan ng mga thunders. Opo, yun. Yung lelangkot-lelong ko, nagnganga yun eh. O, dapat dito magnganga na lang eh. Oy, kumain ka ng nganga. Ngatain mo yun. Doon na lang yun ang gawin mo. Share, mag-ano na ho kayo. Medyo, ako ha, ito lang ha. Kita nyo yung mga nangyayari ngayon sa mundo na to. Ang dami nang na... Ay, ganun. Dapat magkaroon na kayo ng ano eh, ng relaxation sa buhay. Kasi ano eh, nai-stress lang. Ako naawa ako dito sa matandang to. Ha. Sa totoo lang ha. Dapat yung mga anak nito, payuhan na ho itong tatay nila. Yung anak nito, ha, dapat sabihan na ito na ho, tay, ano na ho kayo? Retire na ho kayo? Pabayaan nyo na lang ho sila nato dyan. Medyo may edad na ho kayo. Masyado nyo ini-stress ang buhay ninyo sa ganito. Akala mo naman kaya ninyong pabagsakin ang gobyerno. Ay, wala. Ay, 50 years yun ang ginagawa yan eh. Hindi, di ba? I mean... Tay, gumaya na lang kayo dun sa amo ninyong nando sa Netherlands. Magpa-relax-relax lang kayo. Kape-kape kayo dun sa Amsterdam, di ba? Magpalakad-lakad kayo dun. Manood kayo ng aquarium. Oh, di ba? Ganun na lang, tay. Isipin mo. Eh di, ito ah. Payo ko lang naman ito sa mga matatanda ah. Yung ganito ka nakatanda, tapos ang pinag-aaksayahan mo pa... yung politika po, bihirang buhay. Ako ha, pagpasensya nyo na ako ha, wag mo kayo magagalit, pero pag ganito na ako katanday, ayoko nang mag-vlog. Walang kababanatan ko kayo, kayong mga salot sa lipon. Toot, toot.
Yung ang tanda-tanda mo na. Yung pa rin ang pinang... Ah, tayo naman, ano ba yan? Hindi, ako sa totoo lang ha, matay ko ako sa inyo, relax na kayo sa buhay nyo, enjoy nyo na lang. Eto na lang gawin nyo, sigurado naman ako nakapag-ipon na kayo eh. May suggestion ako sa iyo, Sir Walden Bello. Punta ka sa Harley, maghanap ka ng motor doon. Nakakabata ang pagmumotor, maniwala ka. Sabi ko sa, I can testify to that. Nakakabata ang motor, pag sinakyan mo yung motor, pak! Para kang teenager. Teenager ang datingan mo. Tapos ang tugtog mo sa tenga mo, yung Elvis Presley. One for money, one for show. Diba? Isipin mo, ganun ang gawin mo, magmotor ka na lang. Sir, babata ho kayo. Hindi, hindi. Nakita nyo yung ano, nakita nyo yung ano, yung greeting ni PRRD sa akin. O, di ba? Doon sa page na pinost ko yun eh, yung greeting niya. Di ba bumata siya? Kasi nga bakit? Nagpupunta siya sa Harley. O, nagpunta pala siya sa Harley sa BGC, di ba? O, kasi nagmumotor-motor na eh. Nagmotor nga siya. Ito, nakita ko yung post ni Senator Go. Nakita nyo? Nagmotor siya. Bumili siya ng ano, durian. Kinausap niya yung mga pulis, pinakain niya ng durian. 'Di ba? Kaya tuloy si relax na si PRRD. Isipin niyo ganito, ah, ganito. Halimbawa lang ha, tapos na si PRRD presidente, tapos nasa bahay siya, nagbo-vlog-vlog siya, sasabihin niya, papatayin ko kayong mga nagdodroga. Ganun pa rin siya, 'di ba? Tanda-tanda niya na. No, hindi, i-relax na siya. Wala akong pakialam sa inyo, magmotor na lang ako. Oh. Sabi ko sa inyo, nakakabata motor eh. Kaya ako suggestion ko sa iyo, Walden Bello, bili ka na lang ng ano, N-Max. Banat Bay naman, but N-Max. Hindi, baka hindi niya na makambyo kasi yung Harley kasi medyo matigas-tigas na yun. At least yung N-Max, automatic yun. Di ba? Pero kung gusto mong bumata, Ducati. Yun! Yun talaga yun eh. Yun ang catch doon, ha? Huwag mong kakalimutan, ambassador ka! Kung ano-ano binabanggit mo dyan sa channel mo, ha? Baka makakuha ka ng memo. Hindi, ito nga ang catch doon, di ba? Pag matanda ka, gusto mo mapil yung katandaan mo, mag-Harley ka para matanda ang datingan mo. Mampo naman eh! O, di ba? Oh, ano pa pag matanda, GS 'yan. Pag matanda din 'yan, oh. Pero kung gusto mong bumata ka, Ducati Brad. Talagang pag Ducati mo, yan babata ka talaga diyan. Oh. Tapos ang tugtugan mo yung mga ano ba yung mga pangkanta sa TikTok, di ba? Yun ang feel na feel mo eh, di ba? So, Ducati, okay? Yung palang kabig doon, Ducati, Brad. Ducati, baka mama, dali tayo. Okay, tuloy mo, Walden! Inyo yung mga tanong na mga ating mga kababayan, mga citizens, no? At, huwag sumagot sa intimidation. Sir, bakit Mayor sa Vice President Sara, not Jeffrey Tupas yung nag-file ng case sa inyo? Bakit parang si Vice President ang biniblame natin? Hindi, kasi klarong-klaro naman that this was, you know, instigated by her camp, by... Hindi nga! Hindi mo sinasagot yung tanong eh! That's a nice question ni ano ha, kung sino man yung nagtanong na yun ha, parang kaboses ni Joseph Morong yun eh. Diba? No. Self. No, kasi Mr. Tupas was simply incidentally mentioned, no? In a statement that we made regarding ano yung record ni... Eh, mali, mali. Ito pala dapat tugtog mo ha. Ayan. Ayan. Boom, boom. Zamda, ayan. O, diba?
Oh, yan yung mga tugtugan, ha? Pagka sumakay ka ng Ducati. Sandali lang! Oh, ito. Oh. Saan ka punta? To the moon. Boom, boom. Zoom, zoom. Ganon, di ba? Ganon, eh. Pag Harley kasi, Elvis Presley, kantahan dun, eh. Oh. Pag GS, mga 1980s na kantahan, di ba? Pero pag Ducati, saan ka punta? Boom, boom. Vroom, vroom. Ah, ganyan. Pambata talaga, di ba? Bawi pa, Banat. May bawi pa. Ah. Mayor Sara din. So he was completely incidental to the thrust of our questioning regarding ano talaga yung record of misrule in Davao that he needed. Hindi, to... Your Honor, hindi mo sinagot yung tanong. Bakit hindi si Tupas ang pag-initan mo? Tumatalsik tuloy laway ko. Huwag ka mang tipax kayo dyan. Diba? Ay, nako. Ulit-ulit to si Walden. Walang kwenta.